You are watching Pinoy Cooltour and her story. Today's episode is about the ceramic factory at Barangay Putsan, Tiwi, Albay. Ang Barangay Putsan ay kilala na sa paggawa ng mga clay pots noon pa man. Bago pa dumating ang mga Spaniards dito sa atin, ay nagtitrade na sila sa iba't ibang probinsya ng kanilang clay pots. Sinasabing ang kanilang clay deposit ay tumagal na ng ilang centuries and they're expecting for several centuries more. Simula sa mga sako-sakong clay na kagaya nito, ipo-form ito ni Kuya ng isang magandang masterpiece. Sa ngayon, meron ng malaking ceramic factory sa tulong ito ng DTI at ng local government. Meron din pong mga tumulong na NGOs galing Canada, galing Japan upang ma-upgrade into world class ang kanilang mga produkto. The ceramic factory is now serving 3 adjoining villages, Putsan, Bano, and Bolo. Mura lang po ang mga products dito, may 25 pesos, maliit pong pots for succulents. Yung mga set na po, nagkakahalaga lang ng 400 to 500 pesos. Meron na rin po silang mga painted pots, lampshades, at iba't ibang materials. Makikita nyo po. Let's have a tour around the ceramic factory. Po sinasabi nilang centuries more pa po ang nakaimbak na deposit ng clay sa kanilang lugar, they refuse to sell it sa ibang bayan. Ito naman ay para protektahan ang mga manggagawa na residente ng lugar kagaya ni ate na matagal nang dinedevelop ang kanilang mga skills at talent sa paggawa ng mga ceramic materials na ito. Challenging nga lang ang pag-transport at pag-packaging na itong mga products dahil breakable siya. Ang iba po, nilalagay naman sa bubble wrap, nilalagyan ng maayos na box. Ang maliliit po ay nirarap lamang sa newspaper. Siyempre, tinamaan sila nung lockdown dahil 3 buwan walang negosyo. Pero, after nung lockdown, naging blessing po sa kanila ang pandemic na ito. Nauso siyempre ang mga plantitas at plantitos, kaya naman imbak-imbak ang kanilang mga orders. Kaya po usually, mag-aantay muna kayo ng 2 to 3 weeks para sa inyong turn. Yes po, may waiting period dahil in demand po ang kanilang mga products. Kaya po ang COVID pandemic, may mga industriya rin siyang pinalago, kagaya ng ceramic factory na ito. Naging in demand ang mga ganitong pots dahil marami ang nagkaoras sa bahay. Ginamit po ang paghahalaman upang maging stress reliever. Tingnan nyo naman kung gaano kagaganda ang kanilang products. May mga painting pa. Meron na rin silang available na mga coco lampshades dito. Binibenta rin po nila ito. Made of driftwood po ito and coconut shell na binutas-butas upang maging lampshade. Kaya tara na, bisitahin na ang ceramic factory sa Tiwi.
Kung babiyahi po kayo simula sa Legazpi City, papuntang Tabaco, about 45 minutes po yon. From Tabaco to Tiwi, another 30 minutes po. Sa Tiwi, andun din po ang famous halo-halo. So after nyong pumunta sa ceramic factory, pwede na rin kayong mag-site trip sa famous halo-halo. Mabilis lang po yun hanapin dahil malapit lang po yun sa kanilang munisipyo. Mukhang napakadali lang gawin, di ba? Pero syempre, tiyaga at matagal na si Kuya'ng gumagawa nito, kaya mukha na lang mabilis sa kanya. Ngunit, nagsimula din po sila sa trial and error, kagaya ng pagfa-firing, or parang binibake nila itong product nila. Dati, pumuputok pa, nagbe-break yung kanilang mga products, so nasasayang. Pero sa katagalan, sa experience, nakuha rin nila ang tama. Masayang challenging ang pottery. Natry po namin ito ni Da sa China. After few minutes, meron ka ng masterpiece. And syempre, mapaproud ka po sa sarili mo. Of course, simple lang yung kaya naming gawin. Pero nakaka-enjoy na po talaga. Sa susunod po, samahan niyo ulit kami. Interviewin natin ang mga workers. At laliman pa natin ang ating research upang magkaroon tayo ng dagdag kaalaman tungkol dito sa mga products ng Tiwi. Nung maliit pa po kami, ang nabibili lang namin dito sa Tiwi ay mga alkansiya or piggy bank, yung mga maliit na kawali, kaldero na pawang laruan lamang. Dinadaanan po kasi namin ang Tiwi pag nagsisimba kami sa milagrosong imahen ni Ina sa Horoan. Panata po yun ng aking magulang na every year pumupunta po kami ng Horoan Church. After, maliligo kami sa Tiwi Hot Spring. Yun pa po ang sikat. At yung mga ganitong products po, hindi pa ganito kagaganda, available po ito dati sa gilid lang ng simbahan. Ngayon, nag-evolve na po siya at napakaganda na ng mga products. Pang world class na nga. Thank you for watching Pinoy Cooltour and her story.
Until next episode, don't forget to subscribe, like, and share.